guys, welcome back again to our channel. This is Jenny on the Kizero channel. Ang topic po natin ngayon ay pangating sa mga melo na paulit-ulit, no? Okay, shout out po muna tayo. Pero this time, it's about sex tell. Hello guys, welcome back to my channel. This is Genealogy 08 at nandito po ulit tayo para sa isa na namang pagbibigay gabay. Pero bago ang lahat, again, doon sa mga bago pa lamang po sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin ang ating subscribe button at pakiclick na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo ni YouTube para sa mga susunod nating bagong upload. At doon naman sa mga gustong maging member ng ating Facebook community, paki-like or follow lang po ang ating Facebook page na Genealogy 08 Official at ganoon din po ang ating sister channel na Master Neo para kami mismo ang mag-invite sa inyo para maging member ng ating Facebook group na kung saan meron po tayong 10 GC, 10 group chat sampung group chat sa Messenger na kung saan each GC meron pong 250 maximum members. So pag napuno ang ating GC10 ay magbubukas na naman ng panibago ang ating mga admins and moderators for another 250 members sa GC11. Okay, doon sa mga gusto maging member, paki-post lang po ang inyong mga request. Kung kayo ay member na ng ating Facebook group, kung hindi naman, paki-PM lang po or paki-comment na lang po dito sa ating video, sa comment section ng ating video para kami mismo ang mag-invite sa inyo. Huwag nyo po kalilimutang banggitin ang inyong mga profile name para po mahanap or ma-search kayo at nang ma-invite po kayo ng ating mga admins and moderators. Okay, ang videong ito ay para doon sa mga nagsasabing ang visa daw ba ng mga ritual or ng mga love spells ay may expiration. Or meron, may nag-share pa po sa atin na meron daw bang mga nangyayari na na-overdose ang kanilang target sa mga ritual or sa mga love spells na kanila ginagawa. Okay, ito po ang maikling explanation po dyan. Doon sa mga nagsasabing may expiration or nawawalan ng visa, again, yan po ay depende sa inyong mga intensyon at paniniwala. The moment na kayo ay nagduda na ito ay walang visa or nawalan na ng visa, matik na po na yan ay wala ng visa. Habang kayo ay gumagawa ng ritual at hindi buo ang inyong paniniwala, halimbawa sa materyales na lang at inisip ninyo na baka mali ang materyales na ginamit ko, baka hindi na ito tumalab, matik na po, asahan ninyo na yan ay hindi na po tatalab dahil kayo po mismo ang nagduda sa inyong pagganap at sa inyong ginagawa. Lagi ko po sinasabi sa inyo na huwag kayong magpapakita or make sure na walang makakakita or makakaalam ng inyong mga ginagawa dahil baka kayo ay makontra. Pero kung kayo na po mismo ang kumontra sa inyong mga pagganap or sa inyong mga ginawa, ay mas lalong hindi yan tatalab. Ngayon, kahit na may mga pagkakamali, may mga kulang na materyales sa inyong mga ritual, yung sa bilang ng mga pagbigkas na mga orasyon, kung sa tingin ninyo ay yan ay tatalab pa rin, buo pa rin ang inyong pananalig at paniniwala na yan ay may visa pa rin at makakarating yan kay universe at sa inyong target, asahan ninyo na instant talab po yan. Ngayon, kung kayo po ay nagduda at nagdalawang isip na baka hindi yun mangyari or hindi makarating kay target, asahan po ninyo na hindi po talaga yan makakarating kay target. Ngayon, kung doon sa mga nagsabing nakakuha ng resulta, naging sweet si target, nagparamdam si target, pero nawala. Bakit kaya? Nawala rin ba ang visa ng ginawa kong ritual? Pag yan po ang inisip ninyo, asahan ninyo ay
talaga pong nawala na ang visa ng inyong mga ritual na ginawa. Dahil kayo na po mismo ang kumontra sa inyong mga sarili, kayo na po mismo ang nag-alis ng visa ng mga ritual na ginawa ninyo. Lagi kong sinasabi, huwag ko questionin ang mga nangyayari. Huwag mag-focus sa mga nangyayari. Kung ang inyong intention ay pabalikin si target, kahit na ano pa naging reply niya, kahit ano pa ang inyong naramdaman, kahit ano pa ang mood ninyo, ay baliwalain ninyo yan. Kailangan stay focused kayo doon sa inyong intention at i-claim na ninyo yung walang halong pagko-question, walang halong pagdududa na ito ay maibibigay sa inyo ni Universe. Yun po ang mga miyembro natin na nakakakuha ng instant talab, ng instant result, dahil sila ay talagang nakafocus at walang halong pagdududa na maibibigay sa kanila ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Ngayon, kung ikaw mismo nga ang kukontra nito ay kahit na anong pagdarasal, kahit na anong orasyon pa ang gawin ninyo, kung kinukontra naman ninyo mismo ang inyong sarili ay huwag na pong umasa. Kaya nga, lagi natin ipinaalala na maging positibo, manatiling positibo at manatiling buhay ang pagiging positibo ng inyong intensyon at ng inyong pananalig o paniniwala. So yan po ang maikling explanation. Kung meron daw bang expiration or na-overdose. Wala pong overdose ang ritual. Actually, lagi ko po sinasabi doon sa mga nagtatanong dito sa ating comment section sa videos or doon sa ating mga page, kung pwede daw bang ulit-ulitin ang mga pagre-ritual, kung pwede bang ulitin kung halimbawa sila ay nagkamali, ay pwedeng-pwede po. Lagi ko sinasabi, walang overdue, walang overdose, walang... Kung sa tingin ninyo ay parang pag... Kasi kung mararamdaman naman ninyo yung kung feeling ninyo ay expired na. Kung may bumulong sa inyo na expired na ata kasi yung ginawa ko. So, itapon na po ninyo yun. I-dispose ninyo sa lugar na walang makakakita, walang makakaalam. At gumawa ng panibago at ibuhos ulit doon ang inyong buong pananalig, paniniwala at i-focus ang inyong intention. I-focus ang sarili sa inyong intention at sabayan ito ng mga orasyon na depende sa mga spells na gagawin ninyo. Doon sa mga gustong gumawa ng mga spells na talagang kailangan ay sure na sure at talagang walang pagkakamali, iminumungkahi ko po kagaya ng ibang admins natin and moderators at ng ibang mga expert na members natin na mag-marathon kayo ng mga spells na gusto ninyong ganapin bago dumating ang inyong mga birthdays or sa inyong lucky days, new moon, full moon, Tuesday, Friday. Mag-marathon na po. Aralin na kung kinakailangan i-download ninyo para mapanood ninyo ng paulit-ulit ang mga instruction at iminumungkahi ko rin na iwasan hanggat maaari ang pag-i-skip sa ating mga videos, malinaw ninyong mapanood at mapakinggan at malaman ang mga tamang proseso nang hindi na kayo nag-aalinlangan pa sa araw ng inyong mga pagganap. Okay, naway nakatulong po yan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng feedback kung kayo pa rin po ay nalilito. Magtanong lang po sa ating mga GC kung kayo ay member na. Mag-post lang po ng inyong mga katanungan sa ating Facebook group at pakisend lang po ang inyong mga iba pang kahilingan na ritual or pwede namang i-comment dito sa ating video section, comment section ng video ito para mabigyan natin ng, mapagtuunan natin ng pansin at magawa natin ng video kung kinakailangan soon. Okay. Again, ito po si Janeology08 na laging nagsasabing be positive, stay positive, and keep the positive energy alive. Thank you. Bye-bye.